Sabi ko, iluluto mo at iihaw. Hindi ipapaswimming dito sa rep! Oh no! Tapi! Isang araw, maghahanap pala ako ng lagayan ng isda. Gusto ko sanang marami para maraming mailagay. Kaso parang hindi ako makakahanap dito sa lugar namin. Basurahan lang pala ang tatambad sa'yo. Naglakad pa nga ako nung naglakad dito sa village namin. Naiingit kasi ako kay Tampi, sobrang laki ng lagayan niya ng isda. Refrigerator nga pala yun, nasira na. Naway swertihin ako at makahanap. Hindi ko namamalayan, nakalabas na pala ako ng village namin. Tapos sa hindi inaasahan, nakita ko agad yung sirang rep. Nagulat nga pala ako kasi hindi ko inaasahan makakakita ako nito. Kaya naman nagbadali na agad ako. Wala na siguro may-ari nito kasi tinapon na siya. Guys, nagpaalam nga pala ako sa may-ari. Sabihin nyo, ninakaw ko. Napakarami nga palang pwedeng ikalakal sa basura. Naglakad lang pala ako para madali. Iwas sa emplang pasabay. Sobrang dumi na nga pala nito. Wala na nga palang oras kaya bukas ko na lang lilinisin to. Kinaumagahan, kakagising ko lang pala mula sa pagkakahimlay. Guys, kung hindi nyo napapansin, bagong gupit nga pala ako. Dito ko nga pala nilagay yung sirang ref. Agad ko nga pala tong kinuha para malinisan. Grabe, napakadumi nga pala nito. Sana lang wala siyang butas para mapakinabangan. Saglit ko lang pala siyang nilinis. Okay na siguro to, lagyan na natin stock na tubig. Buti na lang may sealant kay paring Tampi para matakpan nga pala mga butas. Inayos ko na din pala dito yung mga paglalagyan para hindi masikip at maluwag-luwag. Dito kasi siya nababagay sa mapuno at malilim. Nilagay ko na rin pala yung stock na tubig. Tinawag nga pala ako ni Kian. To, tawag ka po ni tita. Bili ka daw po ng tilapia. Grabe naman, may ginagawa ako. Buti machunurin ako. Okay na siguro tong tubig na to para hindi malunod ang isda. Oh, bakit? Punta ka ng taling papa. Bumili ka ng tilapia. Pagtanghalian natin. Iihaw mo ha. Oh, sige, akin na. Kinuha ko na nga pala agad yung balde. Nagbike lang pala ako para hindi aksaya sa gas. Guys, samahan nyo ko. Tara! Napakasarap nga pala magbike. Tapos ganito pa yung panahon, sobrang init. Big shoutout nga pala sa mga batang to. Nandito na nga pala ako sa Talipapa. Agad ko nga pala napansin tong aquarium. Grabe guys, sobrang laki ng mga isda niya. Agad ko nga pala sinilip yung laman. Katulad na katulad to doon kay Tampi. Yung aquarium niya kasi may malaking isda tapos may oxygen din. Shoutout nga pala sa may-ari. Bibili nga pala ako ng isda niya. Lagyan ko muna daw ng tubig yung balde. Agad na nga pala ako nakapili. Grabe, ang lalaki nga pala ng isda nila. Ano kaya ang sikreto nila? Couple nga pala yung binili ko para makapag-breed din ako ng isda kagaya nito. 125 lang pala ang bili ko dito. Grabe guys, sobrang laki. Nakakatuwa siya kasi gumagalaw-galaw pa. Isinaling ko na nga pala agad sa may balde. Grabe, na-amaze talaga ako. Parang dinosaur, ang laki. Agad nga pala akong pinayuhan ng may-ari. Kung mag-aalaga daw ako nito, kailangan ko daw ng oxygen. Ang sabi niya pa, wag daw ako matutoksong kainin ng isda. Kasi ito daw talaga yung pang-aquarium. Kaya naman big shoutout sa inyo. Naalala ko, wala nga pala akong oxygen. Kaya naman naisip ko agad si Tampi. Sa pagbabay, kailangan pala nating iba yung pag-iingat. Tampi! Grabe, nakakaya yun. Huwag nyo lang sabihin kay Tampi. Pre, may bago akong alagang isda. Napakalaki. Saan? Ito. Ba? Ano ito? Anong tawag yan? Anong? Grabe, naliliit nga pala yung mga isda ni Tampi sa alaga ko. Nilabas niya na rin pala yung natatagong oxygen niya. Tinesting niya muna, baka pumalya. Buti na lang talaga may mga isda dito sa village namin. Napatalon nga pala yung isang isda ko sa sobrang saya. Kung ako sa inyo, mag-alaga na rin kayo nito. Nakauwi na nga pala ako ng bahay. Agad ko nga palang kinuha yung extension. Dito ko kasi isasaksak yung oxygen. Kinabahan ako, kala ko hindi gagana. Kinuha ko na rin pala yung mga bago kong alaga. Grabe guys, nakakatakot hawakan. Sobrang laki nila tapos andulas pa. Grabe, pumapalag-palag pa. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng pangalan. Yung maliit nga pala ay si Seryo, yung malaki naman ay si Marma. O diba guys, napakagandang pangalan. Grabe, nakakatuwa silang pagmasdan. Kala siguro nila isda sila. Teka, parang may kulang pa. Patay kasi ang kulay nila kay sasamahan ko pa ng ibang isda. Agad ko nga pala napili si Goldie. Siya lang kasi ang pinakamalaki sa kanilang hanay. O ayan, dahil sisiga-siga ka sa inyo, dito ka muna. Nakahanap ka rin ng katapat mo. Lagi niya kasing inaaway yung maliliit. Teka, bakit ganun? Parang natatakot si Seryo at Marimar. Ano kaya ang sikreto nito ni Goldie? Tuwang-tuwa nga pala si Kian sa bago kong alaga. Babe. Oo, bakit? Tara na, kain na tayo. Oh. Asa na yung pinabili kong tilapia? Tilapia? Wala na. Halika, halika. Tingnan mo yung tilapia. Okay. Asaan? Halika, halika. Tingnan mo yung tilapia. Kala ko kasi hindi lulutuin. Sabi ko nga sa'yo, iihaw natin. Yun ang ulam natin ngayong tanghalian, ah. Ayan, yan yung tilapia. Sabi ko, iluluto mo at iihaw. Hindi ipapaswimming dito sa rep! Oh no! The Dre said hell yeah. Got a stamp like a postcard, word to mailman. And I know they're gonna hate, but I don't care. I barely can wait.